Diyan kaya ako sa gitna. Tama ba? Pagkakasyahin ko. Okay, eto ha. Pinagtibay ng panahon ang pagsasama ninyo. At balikan muna natin yung moment na kinasal kayo, Zarine and Chris. Totoo ba na before, bago kayo ikasal, ay parang tutol yung mommy mo kay Chris? Yes. Oo. Parang hindi niya ako masyadong gusto for Jared. Hindi niya favorite, yun yung totoo. Kasi parang feeling nila showbiz, magulo. De, syempre, pag private ka, akala mo ganun, di ba? Yes. Puro I think my mom was being like a normal mom of a daughter. Like, I think what she was doing was that to any mom naman, walang enough na tao para sa kanilang mga anak, di ba? Lalo na, walang enough, di ba? Wala namang lalaki atang ano, mag-fit sa standards na isang mother lang. Totoo yun. Pero umaten pa rin si mommy ng kasal. Oh, it's so funny because Chris and I were never girlfriend-boyfriend. Oo, minadali niya ako. Ang proposal niya, We were best friends. Tapos, and then when he proposed marriage right away. So parang, nagtitipid ka ba? Ganon. So, when I told my parents, of course, it was like, what? What happened? How did it happen? Ganyan. And then I told them. And then, parang when we were telling them, it was more out of formality. And then, 2 months after, parang we got married already. And then, none of them helped out at all. Sa family mo, sa family mo. So yung kasal, anong nangyari sa kasal? Umattend ba ang family mo kahit hindi sila nag-help out? Everyone attended naman. Para namang ano. Pero like, I was dressed already. We were doing all the pictorials and all like that. And then my mom was like, till the time that I was about to walk, she's really convincing me, you know, you have the chance to say no pa. You know, you have to turn it down. She was really talking to me and then I was like, no, I'm decided already. This parang gusto ko na itago yung sarili ko sa ganyan. And then, I think one is out of duty to be part of the procession. She did what she had to do, but she was really she didn't go accordingly. Parang nakapantalon lang siya. Pero skirt, nakapalong jeans, maong na ano? Pantalon, sorry, jeans na skirt, ganon. Okay. Pero at least, umatin. At nung pumunta pa rin. Nung time na yon nagustuhan na ni Mami si Kuya Chris. Paano katagal muna bago nagustuhan na? After the, kasi we did a Christian ceremony and then towards the end, we parang gave our gifts or messages to our parents. It was when she realized na, okay, it's time to let go. Then she did. Uh-oh. At ngayon, Kuya Chris, ikaw na ang paboritong son-in-law. Sana. Oo, meron pa ako ibang mga brother-in-law, pero papunta na sa paboritong ulam. Hoy! Ikaw na naman, pagkain. Best friends na rin kami. Lagi kami magkausap in the morning. Parang ganun. Kuya, nag-effort ka ba para talagang mapalapit siya sa'yo? Hindi ko alam kung effort, pero feeling ko parang love ko rin naman kasi yung family niya. I mean, nakita ko naman how supportive they were before yung kasal namin. So, talagang love ko naman sila. So, ewan ko kung effort na matatawag yun, pero gusto ko mapalapit talaga sa kanila. At naramdaman yun ni Mami, no? Correct. At ngayon, paborito na siya. So, talagang time talaga, darating talaga ang time na magiging okay ang lahat. Yeah. Di ba? Okay na din na ba? Pwede na siya magsalita. Hindi, kay Chris kasi, tsaka si Zarine, at first, hindi kasi sila nagkatuluyan, pero nagtagpo na kayo sa dats. Tama ba yung kwento? Doon ba talaga? Or meron pang ibang... Hindi, kasi yung kwento niya yun, yung nag... kumanta siya sa Dats. Yes. So, nagtagpo kayo pero hindi tinadhana. Before. Hindi kami nagkita. No, when I was 12, he was 16. Oh, alam niyo na sino mas matanda. Grade 6. Oo. Nung time na yan, di ba parang sikat na sikat masyado yung Dats Entertainment. And then, sobrang crush ko siya.
And then my dad found a way to talk to Herman Moreno, and then pinakanta ko during that entertainment, and I agreed to it only because I wanted, kasi gusto kong makilala siya. Oh, di ba? Forever. Yeah. Hindi talaga ako kumakanta. Sana kung alam ko lang. Sample. Hindi ako kumakanta. So, yun lang. Naghanap ako ng way para lang. Because I really wanted to. And then, since that time, my lola and I would always pray at night. And I would pray that may he find me when I'm 18 already and get married. Yun. Pero nakikita kami like sa... Because I used to do a lot of commercials, siya rin. So, isa lang yung ano namin, yung parang agency. Pero nakikita ko lang picture niya, ganun. Tapos, dun lang talaga kami, yung parang tingin lang. Pero hindi talaga kami nag... Kailan pa. Okay. So, itong tanong ko, bakit kayo na-fall sa mga asawa ninyo? Short answer lang, walang explanation. Mauna si Ma'am Shizarin. It's an answered prayer. You don't wish for something that you don't want to get, diba? Eventually. It's like, I think I deserve this because I prayed for it and I believe that he's my destiny. At naging specific ka dun sa prayer mo na gusto mo, si Chris Villanueva. Oo, tsaka tama yung spelling ko, ha? Tsaka may AKA ako, diba? Krishnamurti, ganyan. Magandang!